has more than 200 confirmed cases of coronavirus. Is confirming that the 38-year-old female Chinese patient is positive. Ako si Alan, isang driver ng tanggapan ng turismo ng San Jose. Sa kabila ng pandemyang kinakaharap ng buong mundo, ay patuloy ang buhay para sa mga taong katulad ko. Araw-araw kong tinatahak ang tahimik na daan na dati ay puno ng mga sasakyan, mga taong aligaga sa pagpasok sa trabaho, at ang mga batang di alintana ang sikat ng araw sa paglalaro sa daan. Ngayon, parang sa isang bula, nagbago ang lahat. Layo-layo na rin ang lugar ng pinuntahan ko. Pero nasaan ba ako? Nasaan na ba tayo sa biyahe laban sa pandemyang ito? Magandang umaga po, sir! Sir, magandang umaga! Magandang umaga po. Saan po ang lakad? Sa Abra po, sir. Mag-aatid lang po ng mga OFW. I-anok mo na po kayo. Sige po. May ano po? May dala po kayong papers? Apo sir, kompleto po ito, sir. Pwede po makita. Okay. Sige po, ingat po, sir. Okay po, sir. Maraming salamat po. Ingat. Okay lang po kayo, ma'am? Napansin ko po kasi parang malalim po yung iniisip nyo. First time nyo po ba ang mag-ibang bansa? Opo eh. Bigla kasi nangailangan ng nurse sa Italy. Sa Italy? Di ba dumadami ang kaso ng COVID doon? Oo nga po eh. Isa po ako sa mga pinadala ng Philippine government para po tulungan ng mga nagkasakit nating OFW doon. Ano ganun po ba? Believe talaga ako sa inyong mga frontliner. Andang ibu isang buhay para sa mga nakararami. Kaya po, matagal na po ba kayong driver? Medyo matagal-tagal na rin po. 2013 pa nung nagsimula akong magtrabaho sa munisipyo. Driver ako ngayon ng tourism office. Nakataasan akong mag-deliver ng mga food packs sa mga bayaning mga frontliner. O ako rin po yung naghatid sa mga stranded na mga turista at OFW po na kagaya nyo. Nakakatuwang isipin na sa kabila ng dagok na kinakaharap ng mundo ngayon, ay mayroon pa rin mga tao na handang ilagay ang kanilang sarili sa panganib para sa iba. Mga tao ang handang isakripisyo ang panahon
para sa sarili at panahon na dapat ay kasama ang pamilya. Mga taong handang ibahagi ang kahit na maliit na mayroon sila para makatulong sa iba. Mga taong hindi alintana ang init sa ilalim ng sikat ng araw. At higit sa lahat ay ang walang katapusang pagod sa araw-araw na pakikipagsapalaran para tapusin ang laban sa virus. Hello, Peng! Napatawag ka? Hello, Kuya. Si Ate Cecil nagli-labor na. Ha? Nako, nandito pa ako sa biyahe. Hindi ko pwedeng iwan to. Sige, tatawag ako ay parang Badyaw. Titignan ko kung may bakanting sasakyan, ha? Kuya, sumasakit na talaga ang tiyan ni Ate. Wala pa rin kaming nahanap ng sasakyan. Salamat po Kuya Alan at sa tourism office po dahil nakarating po ako ng ligtas. Walang ano man po ma'am, ingat po kayo doon ma'am. Sel? Sel! Kuya? Saan si ate mo? Mal? Mal! Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan ko at ang kinakaharap ng pagsubok dulot ng pandemyang ito, ay mananatili akong nakatuon sa pag-asang hindi ako pababayaan ng Diyos. Na hanggat may mga taong tulad ng mga doktor, nurse, police, tindera, basurero o maging gaya kong driver na handang magsakripisyo at magbuhis ng buhay para sa iba, ay mananatili ang aking paniniwalang balang araw ay malalampasan natin ang krisis na ito nang magkakasama. Saludo ako sa lahat ng nasa harap ng laban na ito. Kaming mga umaasa sa inyo ay hindi titigil sa pananalangin. Ang inyong patuloy na kaligtasan, maraming salamat at mabuhay kayong lahat.